Magandang araw mga kaadi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. At ito nga yung nagkasakit natin na young bird. So mukhang mabubuhay naman. At pinakawala na nga para makakain na rin siya rito. Ay, makasabay siya sa pagkain. Ito yung mga young bird natin. Sa mga nagtatanong pala mga kaabi kung magkano yung out ko sa mga kalapati ko, saka maraming tinatanong sa akin, mas maganda kung mag-message na lang kayo sa Facebook page natin, kalapati ni Hansen. Doon kayo mag-message sa akin at re-replyan ko naman kayo mga kaabi kapag nag-message kayo. So yung mga kalapati kasi natin dito, pwede nyo naman na bilhin kung sakali na magustuhan nyo at magkasundo tayo sa presyo. So baka ang iwan ko lang dito yung mga MacArthur natin, ito. Tapos yung mga bluebar pala natin mga kaabi, bali kapatid sa nanay nung ating 2 times Tacloban, 2 times Norte. Ay, 2 times Tacloban trade, 2 times SDR, yun si Tacloban natin, si Miss Universe natin mga kaabi. Dalawang beses kasi na SDR yun, dalawang beses na Norte yung tinapos. So kapatid nila yung mga bluebar, ito yung mga bluebar na yan. Kapatid nila yun sa nanay. Tapos sa tatay naman mga kaabi, yung tatay nila, champion lang ngayon mga kaabi. Kaya titingnan natin. At maganda naman, sa tingin ko maganda naman yung naging ano, yung resulta nila sa ng race, yung lahi nila. Kaya lang nagkasakit nga. So papakita ko pa sa inyo yung isang nagkasakit na lahi no, na puro 1-2-1-1 nga ang speed, sayang. At ala na nga, hindi na nga natin na-entry ng derby. So isang kapatid na lang nila inatira na panglaban natin. At galing din sa sakit yon. So hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan aabutin nung kalapati natin na yon. Pero malamang baka maging finisher na yon, o sana manalo tayo nitong race na to. So galing kasi sa sakit yon mga kaabi. Papakita ko sa inyo yung may sakit naman ngayon na hindi nga natin na-erase. So yun nga mga kaabi, ito yung sinasabi ko nga sa inyo na napakawala nila. Nakauwi pa naman pala, kaso pangalawang araw na eh, no? Sayang to, kasi PMB na to, wala nang pag-asa to mga kaabi eh, no? Nakalipad naman siya kaso nag-aalangan niya at hindi niya kontrolado yung katawan niya kasi nga baliling na siya. Tapos ito yung isa. Ayan. So reject na yan mga kaabi. Baka ang gawin namin dito sa dalawa na to, ikala lang namin. So ito sayang. At puro speedbird nga yung mga bluebar natin na yun. Ayan, no? Sayang yan mga kaabi. So bali ang nanay naman nila. Nasaan ba yung nanay nila rito? Ito. Ito yan yung nanay nila. Ayan, no? Medyo malaki ilong. So Santa Ana Clacker to mga kaabi. Ayan. So kaya kung gusto nyo na makuha yung ating kalapate, yung mga bluebar na yun, yung mga kapatid nga nung hindi natin nailaban na yun, pwede naman, basta magkasundo tayo sa presyo. So ako naman kasi medyo may presyo kasi ako sa magbenta ng kalapate. Pangakatipid kayo kung dalawa yung kukunin nyo sa akin, pero pagka isa mga kaabi, mura pala, mura lang naman mga kaabi yung benta ko kumpara dun sa mga big time talaga. Pero sa akin kasi mga kaabi, kung talagang gusto nyo ng matinong kalapate, ito yung mga kalapate natin. Matitino naman to, kulang lang talaga sa pag-aalaga at focus yung mga nag-aalaga ng kalapate natin. Ayan. So bali ito yung kapatid mga kaabi. Ayan, so ito yan, parang 2 times pooling lang ata to, pooling winner itong si Tacloban natin. So hindi natin to napagpupuling kasi nung panahon na pinuling natin to, natalo tayo, hindi na natin pinag-uulit. So parang dalawang beses lang ata siya nanalo. So siguro sa mga 5 o 6 na beses natin isinali, sa 2 out of 6 lang siya nanalo. So hindi siya madalas manalo, pero mabilis tong ibon na to. Ang problema na kasi dito, hindi nga mapapasok. Ayan, si Tacloban, yan yung kapatid nila sa nanay. So bali, ang tatay nito yung checkered natin na 7th overall. Tapos yung nanay niya nga, yung Santa Ana Clacker, ito yung bluebar natin. Asan? Ito yung bluebar natin na yan. So bali yan yung alahin ng bluebar natin. Kumbaga mga latest achievement nung bluebar nga natin na binebenta, yung mga young bird natin na binebenta. Yung black checkered naman natin mga kaabi, pakita ko sa inyo. So yung mga black checkered naman natin na to, bali ang lahi nga na ito, turboline. So gaya nga sabi ko sa inyo sa previous video natin. Ayan. So bali tatlong black checkered to mga kaabi sa isang bluebar. So lahi ito ng falcon line natin o yung mga speedbird natin. So kalahi na ito. Ayan o, kalahi niyan. Yan ang kalahi niyan mga kaabi. Speedbird natin.
So ito subok na mabibilis nga. So hindi ko lang alam kung nag-click yung pairing nila, pero turbo yung turbo line naman natin mga kabi. Sabi ko nga sa inyo, kung alam niyo, kung kilala niyo lang kung sino yung pinanggalingan ng turbo line, big time yun mga kabi, na multiple champion nga rito sa lugar namin. Talagang kilala o sikat na puncher na nag-aalaga ng kalapate. Talagang taon-taon na nanalo at nagcha-champion yung mga kalapate nun. So pinakamababang benta nun, 5,000 isa. So pinakamababa pa yun mga kabi. Sabi ko nga sa inyo, 5,000-15,000 kung magbenta yun. Kumbaga pinakamababa niyang benta, 5,000. So yung iba, ang alam ko, maabot pa ng kulang o humigit kumulang 20 yung isang kalapate sa kanya pagka talagang trip niya o yung gusto niya yung kalapate, ganun siya magbenta ng kalapate. Ayan. So yun yung nakakross dito sa Falcon Line natin. Yung Falcon Line naman natin na nakakross dito, yung kapatid nga ni Jefferson. So sa mga matagal nga na nanonood ng video ko, yun nga yung ating nag-overall na multiple pooling winner, tag team champion, tag team winner. So talagang sa pooling pa lang yun mga kabi, 1,000 na yung napanalo na nun. Kaya wala naman ang patutunayan. Kumbaga sabi ko nga sa inyo sa pooling pa lang, bawi na agad kayo kapag ka nakakuha kayo ng linyada na ganun. At dun nga nagmana. So ito, kung sakali na mabibilis nga maging anak, pooling pa lang, panalo na kayo rito sa mga ito. Ayan. Black checkered saka isang blue bar yan mga kabi. Tatlong black checkered saka isang blue bar. So lugon kasi, kaya hindi nyo makita na medyo mukhang pangit kasi itsura na ito dahil mga lugon nga o naglulugon sila, nagpapalit ng balahibo. Ayan, nakikita nyo naman siguro sa kondisyon nila. Puro nagpapalit ng balahibo yan. Tapos itong mga choco naman natin, ito kasi pang norte natin, dalawa ito. Baka hindi na natin i-auto yun, yung isang choco natin na to. Bali, ang tatay na ito, yung bali kapatid nila sa tatay, yung kamigin natin, kamigin island finisher. Ayan, so walang nag-clock doon sa race na yun, finisher lang, puro finisher lang. At kaya lang may nag-clock doon mga kabi, binigyan ng palugit. Kumbaga, cut off na, na-clock pa, top 5 ata. Kahit na cut off, basta may mag-clock na top 5, panalo. So tayo, hindi tayo pinalad, hindi pinalad yung kapatid nila. Hindi pinalad. So bali yun yung achievement naman ng lahi nito. Sa mother side naman mga kabi, sinusubukan ko pa lang kasi nga, first time pa lang natin even read. So sayang yung kapatid nito mga kabi, inaasahan sana nung kasama natin. At hindi nga nagtunaw, yun yung sinabi ko naman sa previous video natin na 2 days nga na hindi nagtunaw yung white feather natin na yun. Malapit lang yung pinagkagisan, talagang hindi kinaya kasi nga may sakit mga kabi. So last training na kasi yun nang hinayang yung kasama natin na sayang daw at baka naubos nga kasi yung pang norte namin dahil puro nagkasakit. So dalawa na lang sila na medyo matino na medyo may sakit pa rin. So yung isa isang araw na hindi nagtunaw, nakauwi yun. Kaso hapon na nakauwi, naglulugon din. Yung isa nga na yan natin na yun, yung kapatid nila na yun na pang laban natin, speedbird din mga kabi, bata lang yun mga kabi. Yun nga hindi nakauwi, so sayang dahil derby ni. Sayang at isa nga lang ang na-derby natin o yung nailaban nga natin ngayong derby ng NDR. Pero nakakapanginayang lang din yung mga naging speed ng mga kalapate natin na to kasi sinali natin yung 6 natin na kalapate nun mga kabil. 6 ata o 5. Sinali natin sa parang 5 laps, 6 laps. Parang ganun yung sinalihan natin. Tapos survivor pa. So ibig sabihin mga kabil, in-entry natin yung 5 o 6 natin na kalapate na yun, naka-entry lahat yun. Napakalaki din ang nagastos natin dun, siguro nasa isang ibon pa lang mga kabi, wala pa yung entry ng derby. Isang ibon siguro nasa 800, wala pa yung bayad ng training. So kaya ako mga kabi, sabi ko nga sa inyo, medyo malaki tayong magbenta o mataas tayong magbenta ng kalapate kasi pinupuho na natin ng malaking pera yung mga kalapate natin. Saka sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo masyadong short sa pera dahil sabi ko nga sa inyo, libangan lang natin itong pagkakalapate. So kung bebenasin tayo, pero sa ngayon kasi kulang talaga tayo sa pag-aalaga ng mga kalapate o kulang tayo sa tutok. So sayang yung mga kalapate natin, nagkakasakit lang. Katulad yan mga kabi, pang norte pa yan, nagkasakit yan, no? Baka matodas din, pero tingin ko baka makarecover naman na to. Ayan, so sana makarecover pa. Ayan. So medyo payat na kasi siya nung hinawakan ko nga kahapon.
Pero titingnan natin mga kabi, sana gumaling pa nga yan ang, at makarecover nga sa katulad ng dati, lumakas. So medyo humaba na yung video natin. Message nyo ako sa kalapate ni Hanshin, yung page natin, kung sakali nga na gusto nyo na ma-acquire yung mga kalapate natin. Ayan. So lahat ng kalapate natin yun, talagang subok naman na yan mga kabi, na talagang puro champion line yung pinanggalingan. Saka sinubukan naman natin na talagang nadahli lang tayo ng sakit ngayon. Puro mabibilis nga yung speed niyan, yung mga lahi din yan. Halos isa lang kasing lahi yung ginamit natin ngayon, yung mga blue bar na yun mga kabi. Ayan. Eto. Ayan, isa lang ang lahi niyan mga kabi, yung katulad nga nung pinakita ko nga sa inyo kanina. So hanggang dito na nga lang yung video natin, at in-update ko nga lang kayo sa mga kalapati natin. Happy flying sa inyo. God bless.